Eto na. May delay. Ang tagal ko na kasing hindi nagbi-video eh, no? Nakatawa na. So, ngayong araw na to, ay pag-uusapan natin yung video or pelikula na napalad ko kanina. Which is... So, yung movie na Dito at Doon ay pinagbibidahan ni JC Santos at ni Jeline Gutierrez. Tungkol saan ba yung movie? Pag-usapan natin mamaya. Bago yan, roll intro. Yun! Eto na! At tayo ngayon ay nagbabalik. Pag-usapan na natin yung nangyari sa pelikula. Ang pelikula ay pinagbibidahan ni Jeline Gutierrez saka ni JC Santos na merong special participation ng nanay ni Jeline Gutierrez na si Miss Dot De Leon, tapos may supporting cast din naman. Kala nyo sila lang yung artista dito. Meron din si Victor Anastasio. Sa si Yes Bursaben. Si Victor Anastasio, yun yung nakilala, yung mga ni Kiefer Lagren. Medyo may hawig sila. So, para ma-figure out niyo yung itsura ni Victor Anastasio, kamukha siya ni Kiefer Lagren. Wala akong pakialam. So, may iba tayo. Tungkol saan ba yung movie? Yung movie tungkol sa relasyon. Hindi naman siya actually relasyon. Parang fling, acquaintance na nangyari sa isang babae na katatapos lang pag-graduating na para maging teacher, tapos nakilala niya si JC Santos, which is si Caloy dun sa pelikula, at siya naman ay si Len, si Jeline Gutierrez, si Len. Tapos nagkakilala sila through a common friend. Kasi ito si Caloy o si Cubs ay friend ni Victor Anastasio, which is si Mark. Nagkita-kita sila sa isang inuman session since ang setting kasi ng pelikula is lockdown. So maganda yung pagkakagawa ng film kasi pinakita rito yung mga nangyayari ngayon na hindi pwede magkita-kita, ganyan. So pinakita rin na nagiinuman sila in a parang Zoom meeting. Pero ang galing eh, kasi dun sa movie pinakita na parang magkaasama lang din sila isang lugar. Mga pinakita na kahit magkalayo sila, parang nakaharap mo lang din talaga. So ano ba yung nangyari? Noong una parang nagkaroon sila na sagutan ni JC tungkol sa isang post na parang hindi umu-okay si JC na sa post na yun. Tapos nagkasagutan sila ni Len, ni Jeline Gutierrez. Tapos doon, simula ano na, doon na nag-umpisa yung ano nila, attraction sa isa't isa. Kumbaga nung nakita pa lang ni Jeline si JC, parang iba na yung tingin niya. Tapos, yun, hanggang sa lumaon, lagi na sila nag-uusap, hanggang inad na sa Facebook. Facebook kasi, nakalagay din di Facebook. Pero Facebook pa rin, parang ganun din yung tsura. Wala akong pakialam. Yun, may isang scene doon na tinuruan siya ni JC Santos magluto ng sinigang. Tapos sabi ni JC Santos, sinigang? Ano ko yan? Specialty ka yan. Pagkatikma mo yan, magkakaroon ka lang tawa. Bakit? May gin ba yung, may alak ba yung sinigang mo? Kwek, 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 kwek. Nakatawa na. Hindi, pero maganda naman. May movie umiikot sa ganun. Maganda yung ang gusto ko kasi sa mga ganitong klase ng movie, mga indie film. Yung di ko alam, sa akin sa opinion ko. Nagandahan ako dun sa pagpapalit-palit ng scene. Yung pakita yung paano ba yung pinakita yung orasan, ang mga andaran lang. Parang dun din ako kumukuha ng Kaya gusto ko manood ng mga ganitong klase ng pelikula kasi doon ako nakakuha ng mga kung paano yung pagpalit-palit ng transition. Sa pangarap ko yun na gumawa ng short film or pelikula siguro. Wala lang, na-fascinate na nila ako na
Umibilib lang ako sa mga ganun, mga director na simple lang, kung titingnan mo yung transition ng film from descending to setting na ganyan, parang simple lang eh. Parang, oh, parang ang dali palang gumawa ng pelikula. No? Siguro ang mahirap lang dun is technical is yung paggawa mo na mismo ng nung dialogue siguro. Or kung baka yung pinaka kung paano yung actingan siguro. Yun siguro yung tingin ko na ano dun. Pero overall, maganda naman yung movie para sa akin mga ano siguro siya. Kung i-rate ko yung movie, ano siguro, 8 out of 10. Kasi, spoil ko na kayo, no? Dun sa movie kasi, hindi sila nakikita eh, isang beses. Nakikita sila, parang ano lang, through video call, video chat. Hindi sila nakikita ng personal eh. Siguro kung nakikita sila ng personal, mag-iiba siguro yung pananaw nila sa isa't isa. Since, or titing, dun siguro, since pandemic nga kasi yung setting, kaya siguro, hindi talaga pwede makita, syempre. Although, may chance na makita sila, yun nga lang, hindi lang natuloy. So, yun. magaling naman si, ano, si JC Santos. Magaling siya sa mga ganitong klase ng pelikula. Eh. Kumbaga, siguro, pag yung mga ganitong mga hindi kong friend zone na dati yan. Parang siya talaga yung pinukuha. Hindi ko alam ah. Kasi yung mga nakaraan niya pelikula kasama si Bella. Puro na, ayun, mga friend zoner na type na rom-com. Na hindi naman nagkakatuloy sa huli. Tapos, so kung hindi niyo pa napapanood, kung hindi niyo pa napapanood yung pelikula na to, na dito at doon, panoorin niyo, available siya sa iWant TV ko siya napanood. So, check nyo. Kailangan nyo pala magbayad para mapanood nyo to. So, nagbayad ako. At, yun. Maganda yung movie na recommend ko na panoorin para maintindihan nyo rin kung paano nag-work yung, hindi ko alam kung, siguro hindi talaga mag-work yung relationship na, yun sa movie pinakita na ganun, na hindi nag-work yung relationship na, parang wala naman kasi silang relasyon dun eh. Kasi technically, hindi naman sila nagkaaminan na mahal kita or mahal kita, mahal mo siya. Mahal kita, gano'n. Walang mahal-mahal eh. Parang masaya lang sila sa company nila sa isa't isa na since pandemic nga, wala silang makausap. Since si Janine Gutierrez ay mag-solo sa bahay. Nag-solo sa bahay dahil yung nanay niya na si Lotot Gutierrez ay isang nurse at nasa hospital lagi. So parang hindi sila nagkakausap lagi. So parang nalungkot siya. Tapos nagkaroon siya ng avenue na ilabas yung mga ginagawa niya. May scene nga dun, kinakausap niya yung mga bonsai ba? Yung pangalan pa, Meet Your Garden. Your Garden kasi si Wachile, Shimin, si Daoming Su, saka si Misu, may kalimat ang pangalan. Tapos nung binigay siya niya, no? Light lang yung pelikula. Nagalingin yung mga supporting cast, si Victor Anastasio, saka si Yash Burse. So, kudos. Kudos sa director nito, si Mr. JP Habak. So, ano rin yun, maganda yung pelikula. Saktong-saktong, kung ngayon, since lockdown ngayon, maganda siyang panoorin. Kung nainip kayo sa bahay, panoorin nyo. Para lumipas naman yung oras ninyo. So, that's it for this review. I hope na mapanood nyo rin yung pelikula at sana tama rin yung yung pananaw ko sa pananaw ninyo. Hindi ko alam. Okay ba tayo yung pananaw eh. So, thank you. At nanood kayo na itong reaction video na to. Alam ko, klilik nyo lang to dahil dun sa title. Pero, salamat pa rin at nagpunta kayo sa video na to. So, that's it. See you next vlog. Outside. So, teka lang. Kalimutan ko pala sabihin. Kung napadaan ka lang dito sa reaction video na to, mag-subscribe ka naman para ganahan ang gumawa na sa mga ito-itong reaction video, okay? So, kung hindi ka pa nang-subscribe at napadaan ka lang dito sa video na to, mag-subscribe ka, mag-comment ka na rin, mag-like dyan, kalimbangin mo na rin yung bell para masaya.